pagpasok ko sa kwarto, nakita yung gitana ko. Dinampot ko. Bigla akong inaalan. Parang toto. Nakasimangot ka na lang palagi. Parang ikaw na lang ang namamay-ari ng lahat ng sama ng loob. Sarna-sar nga ako dyan kasi pag nung pinakilala sa amin, wala akong katabi niya. Nakalimutan mo na ba ang tumawa? Yung kahoy pa. Sumasayad na ang uso mo. Saka pinauko ni Mrs. Pilipino. Asar ko nga eh. Pag-uko niya, umalis ako. Sinayang ko siya mag-isa doon. Kahit sino pa man ang may kagagawan ng iyong pagkabigo. Naging magkaibigan kami. Ay isipin ako, na lang na ang buhay kung minsan ay nagbibiro. Ibong. Yan. Nandirito kami, ang markada mong tulay aawin sa'yo. Debit card. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa kami kasama mo. Sa'yo namin nung magkakabarkada kasi pagka break time, kung sa pag-ibig may naghahabulan kami. Mas ano kami, mas takot na takot kami pag si Paring Bong ang mahabol sa amin. Pero pag si Paring Ricky, si Tinsin Bong, nakukanta-kanta. Hindi namin naman anong oras, sa loob na pa sabi niya. Kami ikot pa kami ng ikot doon sa building ng Texas. Pagpasok namin, isa-isa kami pinalo sa kamay ni Mrs. At saka kami, parang toto hindi pinalo, kami nang pinalo sa kamay. Ay isipin na lang na ang parang toto kasi na hanggang sa mag-graduate kami ng grade 6. Hindi siya nakamasa na kasi nag-graduate kami. Tapos, high school kami, kahit wala na kami ng sexy. Matalik na siya sa amin. Kunti lang. one peak siya ng first year sa school. Tapos po, one year. Sama kami na dito. Kami na parang original day. Kami asahan at huwag kalimutan. Maging ito ay madalas. Medyo madalang kami magkasama nung pagkakiba na nga ang may pinasama. Kahit sino pa man ang may kagagawa ng iyong pagkabigo. Ay isipin ayun, na lang ang buhay kung minsan ay nagbibiro. Nag-uusap pa lang kami ng Manila. Siya, ako nagtatrabaho ni siya. PLM. Sa lumpot at ligaya, hirap at ginawa kami kasama mo. Kasama. Siya nasa trabaho niya. Ay sa natigil siya nung kasama mo. Fortit College pa lang siya nung nakahinto siya. Kasi na-disgrace. Ayun. Natigil siya, so napilitan siya magtrabaho. Ako nagtrabaho na noon. Minsan nga sa trabaho niya doon sa kay Sir, yung tatay ni Sir Romel. Nung kung nakita yun, pinuntahan ko pa yun sa Tagig, PI. Nung kung nakita naman personal si tatay ni Sir Romel, si pangalan yun. Basta yun. Minsan nga hirap na hirap siyang kumuha ng sweldo doon. Ayoko may cellphone noon. Ano kung liit pa noon, parang sabon. Keypad pa. Kita kami sa sa Intercon Hotel ba yun? Tinawagan niya. Wala siyang cellphone noon eh. Ako meron. Tinawagan niya. Makasingil kami. Hindi ko makalimutan yun. Tapos nung tumira kami sa tumira kami sa may City Gale sa Quiapo. Ako, si Richard. Parang Toto, nako. Si Richard, walang ginawa kundi mambos. Ay, dapat. Tapos tumira rin kami sa may Sampaloc, sa may Lerma. Inis ko nga nun yun eh. Namamutan sa akin, parang Toto, para na may panginom. Wala akong gagawin, naging matis, kaibigan ko eh. Pinautang ko. Tapos,
trabaho pa sa Pandora noon, ano sa Pandora sa nagtatrabaho. Nakakatuwa talaga nung kami nagtatrabaho sa construction industry. Nagkakutsaba kami niyan. Sa kunwari, ako yung engineer. Siyempre, siya yung nagbigay ng project doon sa mga installer, kina Jordan. Sabi siya, pare, dito, 2 racket. Ano yung, sige, ikaw na ko dyan. Kunwari, ikaw yung engineer, ikaw yung nagbigay ng project na to. Tapos, hihingi ka ng porsyento. Basta meron ka, sige, ikaw na ko. Kita kami nun sa Robinson Gallery. Doon ko kunuha yung pera. 10,000 yun. Binigyan niya ako siya nito. Tapos, punta kami sa job site. Kunwari, hindi ko manalo. Wala naman akong kalamaran doon sa project na yun. Kunwari, pagpasok doon sa job site, nag-i-install siya na Jordan. Ipot ako, lakad ako. Kunwari, nag-i-inspection ako. Sabi ko, Jordan, ikaw ba yung binigyan ko ng project? Makakalimutin niya sa akin. Ay, itong trabaho nyo, ayusin nyo ha, medyo day-day. Okay? Ayun, kami ka. Tutuloy ko na lang sa susunod. Sa lumpot at ligaya, hirap at ginhawa kami, kasama mo, kasama mo, kasama mo, kasama mo, kasama mo.